Na siya ka ko sa balita ngayong gabi na si Senator Aquilino Coco Pimentel III ay positibo sa COVID-19. Ang nakakalungkot ay hindi niya sinunod ang enhanced community quarantine na naka-impose ngayon sa buong Metro Manila and the whole of the zone. Buntis ang asawa ni Senator Coco at nakaschedule na ng mga anak in the next few days. At habang nakakonfine na sa hospital ang kanyang asawa, binisita pa ito ni Senator Pimentel dahil hindi niya sinunod ang protocol for self-quarantine na dapat nilang ginawa mula pa nung kumalat ang balita na may ilang mga senador ang posibleng nahawaan dahil sa presensya ng isang COVID-19 positive na resource person dyan sa Senado mga 2 linggo na nakaraan, ay dapat minabuti niya na umiwas na munang lumabas. Pero ang nangyari, hindi ito sinunod ni Senator Pimentel. And as a result, there is a possibility that his own wife, who is expected to deliver to their child in the next few days, might also have been infected. At hindi na po ang asawa niya, pati na rin yung ibang mga tao na maaaring nakasalubong niya, nakausap niya habang nasalub siya ng Makati Medical Center. Practice what you preach. Iyan ang sabi ni Dr. Saturnino Javier, Medical Director ng Makati Medical Center. Bilang isang senador, dapat nagpakita si Senator Coco ng example, leadership by example, na una siya dapat sumunod sa ipinapatupad na home quarantine. This is very unfortunate. Nakakatakot po. And I pray that his wife will be safe and be able to deliver their baby. Kailangan po na ang nangyari kay Senator Coco Pimentel will demonstrate to everybody, nagpapakita ito na ang COVID-19 ay walang kinikilala kung anuman ang estado mo sa buhay. Mayaman ka man o mahirap, isang senador ka man o isang janitor, kahit sino po ay maaring mahawaan ng COVID-19. Kaya huwag na po tayong humintay pa na mas kakalat pa ang sakit na ito. This is very deadly. Hindi pa po tayo nakatagpo na ganitong kabangis na sakit. Hindi po natin makikita, pero ang makikita natin ay ang libo-libo lang namamatay sa buong mundo. Huwag po natin payagan na ang Pilipinas ay susunod sa China, Iran, Italy, Spain at iba pang mga bansa na marami na ang namamatay. We have to do our individual share in fighting COVID-19. At isa lang po ang hinihingi ng ating gobyerno. Huwag na po tayo dumabas ng bahay. Yan na po kasimple. Ito po ang inyong kaibigan, Manuel Boy Mejorada. Magandang gabi po.